Ang umaga, mga kapatid. Okay na nakita ang ating projector or PowerPoint. Ang ating pong paksa ay ang iglesia ay hindi denominasyon. At kung bakit ito ang ating lesson ay sapagkat noong pong nakaraan ating pinag-aralan ng iglesia ay katawan ng Panginoong Jesus. At tayo ang mga sangkap o bahagi, mayroon pong maling pagkakaunawa ng mga tao patungkol po sa paglalarawan na ito at tungkol sa iglesia ng ating Panginoon. In fact, isa sa mga lessons ko sa The Lighthouse Radio ay ang patungkol sa isang religious group na ang paniniwala nila ang katawan ng Panginoon ay ang buong iglesia at ang mga denominasyon ay ang mga sangkap o bahagi ng iglesia o ng katawan ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay nagtatanong, gaano kaya katotoo ito? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ang katuruan ng Biblia patungkol sa iglesia? Ito ba isang denominasyon na katulad ng pagkakaunawa ng denominational world o ng religious world o hindi naman? So una, mga kapatid, alam natin na ang iglesia ng Panginoon ay nasa hula. Hinulaan nito sa Isaiah 2:2 na ang bahay ng Diyos ay doon magsisimula sa Jerusalem at ito ay mangyayari sa mga huling araw na ating pagkakaunawa ay nagsimula noong araw ng Pentecostes. Doon sa Jerusalem. Ganoon dito ang sinasabi sa Daniel kapitulo 2:44, ang patungkol sa kaharian ng Diyos na kanyang itatayo, itatatag. At yan ay mangyayari sa panahon ng ika-apat na kaharian, ang kaharian ng Roma. At nang dumating ang Panginoong Jesus ay pinangako niya at sinasabi niyang, I will build my church. Matthew 16:18. At sa kanyang pagsasabi, no? Na kay Pedro na sinabi niyang itatayo niya ang kanyang iglesia. At sa Marcos kapitulo 9 versikulo 1, sapagkat ang iglesia ay tumutukoy sa kaharian. Kung ating pong babasahin ang Matthew 16:18-19 ay maliwanag po roon na sinasabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. At verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong sitatalian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ating pag-aralan ito, mga talatang ito, ay tumutukoy na ang iglesia ay siya rin yung kaharian ng Panginoon. At sa Marcos kapitulo 9, versikulo 1, ay nagbigay ang Panginoong Jesus ng time frame, ng period kung saan o kung kailan ay darating ang kaharian. At ang sabi ay habang buhay pa ang mga kausap ng Panginoong Jesus sa talatang ito na walang iba kundi ang mga apostoles. So during the life time of the apostles ay dumating ang iglesia, dumating ang kaharian ng Panginoon. So ito nagsimula noong araw ng Pentecostes, pagkatao sa buhay na muli ang Panginoon. At ayon sa Gawa 20:28, ang dugo niya ang pinambayad niya sa iglesia. At ang iglesyang ito ay nagpatuloy hanggang sa ating panahon. Sapagkat ayon sa Lucas 8:11, ang salita ng Diyos ay ang binhi. Kaya kung saan man itanim ang binhi, ang resulta po nito ay ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano. Nagsimula sa Jerusalem nung ipangaral ang salita ng Diyos, ang mga sumampalataya at sumunod ay naging mga kaanib ng iglesia at kahit saan lupalop na ng mundo mula noon. Kapag ipinangaral ang salita, ang resulta po noon ay ang iglesia ng Panginoon. At isa pa ay sinasabi niya, the gates of Hades, ito yung Hades na unseen world of the dead, shall not prevail against it. Hindi niya mapipigilan ang iglesia kahit pa ang kamatayan na sinisimbolo ng Hades. Kaya ang iglesia ng Panginoon ay nagpatuloy. Ngayon ating tatalakayin na
ang iglesyang ito ay hindi isang denominasyon. Una, unawain natin ano ba kasi ang ibig sabihin ng denominasyon o sekta. Ang salitang denominasyon ay nangahulugan po ito ng pagkakahati-hati o pagkabahabahagi. Ayon kay Webster, denomination is an act of denominating or naming a name, designation or title, especially a general name, a category, a class of, or society of individuals called by the same name. And then, dinugtong niya a sect. Doon tayo mas interesado sa salitang sect. Ang denomination ay isang sect or sekta. At ano naman ang sekta sa relihiyo, sa larangan ng relihiyon? Sabi pa rin po ni Webster, a sect is a class, order, or kind of men, a group having a common leader or a distinctive doctrine, a following, a school as of philosophy, a group holding similar views, a party. At dito maunawaan ito natin. No? In religion, a party dissenting from an established or parent church, a body of sectaries, one of the organized bodies of Christians, a denomination. So a sect is a section, a part, cut, divided, as in bisected. Mula po sa mga kahulugan na ito na ibinigay ni Webster, maliwanag po ang sekta ay tumutukoy sa isang grupo na mayroong isang namumuno o naiibang katuruan. Sinasabi rin na ang sekta ay isang grupo na may pansariling katuruan. Ito ay isang partido kaya parang partido ng mga politiko. At sinabi pa rin po ni Webster na sa relihiyon, ang sekta ay isang partidong humiwalay mula sa establisado o pinakananay na iglesia. Ang sekta ay isang part o bahagi, isang cut o putol, o isang hati ng kabuuan. So simpleng paliwanag ko ang denominasyon o sekta ay gagamit tayo ng halimbawa. Na lagi kong ginagamit na halimbawa kapag ako'y nagtuturo patungkol po sa sekta. Na halimbawa tayo ay mayroong isang cake. Tapos ay hahatiin natin ang cake sa apat na beses. Ang isang bahagi po nito ay matawag natin na 1/4. At ito ay denominasyon o bahagi ng isang buong cake na hinati-hati natin sa apat na beses. Sa algebra, ang tawag nila sa numero na nasa baba ng fraction, tulad ng bilang na 4 or 4 sa fraction na 1/4 ay denominator. At kasi nga, ang bilang na 4 sa 1/4 ay nagsasabi kung ilang beses natin hinati-hati ang isang buong cake. 1/4, ibig sabihin 4 na beses na nahati-hati ang isang cake. At siyempre, ang bilang naman na isa ay ang numerator, tawag na sa fraction ngayon, tumutukoy doon sa isang bahagi ng pinagbabahaging cake. Kaya maliwanag mga kapatid, mga kaibigan, ang denominasyon ay pagkahati-hati o pagkabahabahagi ang ibig pong sabihin nito. At karagdagan pa po nito, para maunawa natin lubusan ang salitang sekta na katumbas ng salitang denominasyon ayon kay Webster. No? Halimbawa, mayroon tayong isang grupo ng mga mag-aaral na grade 1. Walang baitang at sapagat masyado silang marami ay hati-hatiin natin sila. Ang tawag po doon ay mga section mula sa salitang sekta. Kaya mayroon pong section A, section B, o section C at marami pa. Depende sa dami po ng mga estudyante. Ang mga sections ng A, B, C at iba pa ay bahagi ng mga mag-aaral na nasa baitang isa o grade 1. Kaya ang sekta o denominasyon ay pagkahati-hati. Ang iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, ang iglesia na ating babasa sa Bagong Tipan ay hindi po isang denominasyon, hindi po isang sekta, sapagkat hindi po nahati-hati at hindi po ito nabahabahagi. Una, mayroon pong panalangin ang Panginoon Jesus na dapat ang kanyang mga alagad ay magkaisa at hindi po magkahati-hati o magkabahabahagi o maging kabilang sa mga denominasyon. Kaya sinasabi po natin, ang iglesia niya ay hindi dapat na isang denominasyon o kabilang man sa denominasyon. Ang kanyang prayer ay nasa Juan Kapitulo 17,
versikulo 20 hanggang 21. Ito po ang tinatawag natin na Lord's Prayer. Hindi po ang model prayer na nandoon sa Matthew 6. Kasi itong Juan Kapitulo 17 ay talaga pong ipinagdasal niya ito. At ang ipinagdasal ng Panginoon dito ay ang pagkakaisa ng kanya pong mga alagad o ang mga mananampalataya. Ang sabi niya, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Kita po ninyo ang prayer ng ating Panginoong Hesus. Ang mga apostoles ay pinagdasal niya. Sila po ang kausap niya noong panahon na yon. At sinasabi niya hindi lamang yung mga apostoles ang kanya pong pinagdarasal, kundi ang mga maniniwala pa sa kanya, sa ating Panginoon, nang dahil sa mga apostoles. At kasama po tayo doon, kasama ang mga mananampalataya sa buong mundo ngayon. At ang dalangin ng Panginoong Hesus ay maging isa ang mga mananampalatayang ito. At hindi ito matutupad sa pamamagitan ng mga denominasyon, sapagkat sa denominasyon nga o sekta ay pagkahati-hati ang itinuturo. Kaya number one na reason po natin ay ang dalangin ng Panginoong Hesus na magkaisa nawa ang mga mananampalataya niya. Hindi po ito mangyayari kung paiiralin po natin ang denominationalismo o sektarianismo. Ang denominationalismo o sektarianismo ay pagkakahati-hati o pagkabahagi sa lungat, sa dalangin ng Panginoon na magkaisa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya mali po ang denominationalismo, at kaya naman ang Iglesia ng Panginoon ay hindi isang denominasyon. Ang ibang simbahan na humiwalay sa Iglesia ng Panginoon, yan sila ang mga denominasyon. Subalit ang Iglesia ng Panginoon na galing sa Jerusalem na nagpatuloy hanggang sa ating panahon ay hindi siya isang denominasyon. Yung mga umalis sa kanya, yun ang masasabi natin na denominasyon ayon sa pagbibigay ng kahulugan ni Webster sa salitang denomination or sekta. Ang Iglesia bilang denominasyon ay hindi ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Korinto. Pangalawa po natin na dahilan sa pagsasabi na ang denominasyon o ang Iglesia ay hindi denominasyon. Bakit po? Sumulat si Apostol Pablo sa mga kapatiran natin doon sa Korinto, sa 1 Korinto Kapitulo 1, Versikulo 10. At alam niyo ang kanyang pinag-utos sa kanila na huwag magkaroon ng pagkahati-hati. Babasa po natin, huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahabahagi. E kung ang denominasyon o ang sekta, o sasabihin ko, sapagkat ang denominasyon at sekta ay pagkabahabahagi, ito sa makatwid ay pinagbawal ni Apostol Pablo. Apostol Pablo na kinasihan ng Espiritu na ginamit niya upang iparating sa mga taga-Korinto at sa atin din naman ang kalooban niya ng kanyang iglesia ay hindi dapat mabahabahagi o mahati-hati, hindi dapat na maging denominasyon. Kaya maliwanag po ang katuruan, huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Sa mga tuwing pinagbawal niya ang denominasyon o sekta kasi ang mga ito ay nagtuturo ng pagkabahabahagi. Ang iglesia sa makatwid ay hindi denominasyon o sekta. Ang mga umalis sa tunay na iglesia ang nag-umpisa ng mga sekta o denominasyon. Subalit ang iglesia ng ating Panginoon, sa simula't simula pa, hindi po siya nabahabahagi. Pangatlo po na dahilan kung bakit hindi denominasyon ang iglesia ng ating Panginoon ay sapagkat ang denominationalism o sectarianism ay gawa ng laman. Na mga gumagawa ng laman ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, kundi sa kabila. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 5:19-21, inilista po niya rin ang mga gawain ng laman. Sabi niya, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karunihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, panggukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Ito po ay present sa denominationalism. Pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi. Ito ang denominationalism. Mga hidwang pananampalataya. Denominationalism po ito. At ang mga nagsisigawa na ngayong mga bagay ay hindi magsisipag mana ng kaharian ng Diyos.
So ang denominationalismo o sektarianismo ay pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi at hidwang pananampalataya. Ang mga umalis sa tunay na iglesia, ang sila pong nagsimula ng sarili nila ay ang gumagawa ng mga gawa ng laman na katulad ng denominationalismo o sektarianismo. Ngayon po, mayroong pangatuwiran ang mga naniniwala sa denominationalism o sektarianism. Pinapatunayan nila na o gusto nilang patunayan na tama ang pagkakaroon ng denomination sapagkat sabi nila, una, mayroon namang tinawag na sekta ng mga Kristiyano sa Bible. At ang kanila pong tinutukoy ay Gawa 24 versikulo 14. Na kung babasahin po natin, sabi roon, ngunit ito ang pinahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos na aming, ng aming mga magulang. Ito po ay ang pagtatanggol ni Pablo sa kanyang sarili laban sa mga sumbong o akusasyon ng mga Hudyo laban sa kanya sa harapan ni Felix na gobernador. Hindi po sinasabi ni Pablo na siya ay kabilang sa isang sekta. Sa halip, ito po yung akusasyon. Ano? Isumbong ito ng mga Hudyo na kaaway ng katotohanan noong panahon ni Pablo. Sinumbong siya doon kay Felix na gobernador at ininanarate, ikinukwento lamang ni Apostol Pablo kung ano yung akusasyon nila sa kanya. Na sinasabi niya, ito yung akusasyon nila na ako raw, no, ay ayon sa daan na kanilang tinawag na sekta, kabilang ako doon sa sekta na sinasawag nilang daan. So hindi po sinasabi ng Bible na mayroong sekta. Sa halip, ang sekta na tinutukoy ni Pablo ay ayon sa akusasyon ng mga Hudyo sa kanya. Pangalawa na patunay daw nila ay yung ating nabanggit sa unahan kanina na ang katawan na paliwanag ng Apostol Pablo na tumutukoy sa iglesia ay yun daw ang tumutukoy sa kabuuan ng iglesia sa buong mundo at ang mga iba't ibang religious group, sabi nila, ay ang iba't ibang bahagi o sangkap ng katawan. Ganun nga ba ang sinasabi ng talata? Noong nakaraan po, ating pinag-aralan ito ng maigi, isa-isa natin ang mga talata, ngayon ay pasapasadahan na lamang po natin. Unang Korinto Kapitulo 12:12, nasusulat sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Tumutukoy nga ba ito sa mga religious groups, sa iba't ibang denominasyon? Upang maikatwiran kasi ng mga denominationalismo, ang pagpapaliwanag nila ay ganito. Sasabihin nila sa Kristo ang ulo ng iglesia, katawan ni Kristo ay ang iba't ibang denominasyon o iglesia ng mundo. Ito po ay hindi ayon sa konteksto ng talata. Mayroon po mga sinasalungat na mga talata, kaya hindi ito matuwid na pagkakaunawa. Kung atin pong pag-aaralan ang konteksto, ang unang tanong po natin ay sino kaya ang kausap ng Panginoong Hesus? Pag bumalik po tayo sa chapter 1, verse 1 and 2, ang maliwanag na kausap ng Panginoong Hesus o na ang Apostol Pablo ay ang iglesia doon sa Korinto. Sila ang kanyang sinulatan. Sabi niya, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kaya nung isulat niya ang unang Korinto Kapitulo 12, mayroon siyang tinutukoy na kayo, iyo. Ang kausap niya, at sino nga ba ngayon? Yun po ang makapatiran natin doon sa Korinto. Ito sila ang katawan. At yung mga kaanib ng iglesia doon sa Korinto ay sila yung maraming bahagi. Yun po ang pinaka-konteksto ng unang Korinto Kapitulo 12. So ang katawan na tinutukoy ni Pablo, ang iglesia na nasa Korinto, at ang tinutukoy naman yan, mga bahagi ng katawan, ay ang mga individual na kaanib ng iglesia doon po sa Korinto. Talata 11, datapat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Kaya sinasabi ni Pablo na bahagi ng katawan na may iba-ibang gawain ay ang bawat isa sa isang kongregasyon na tulad ng nandoon po sa Korinto. Hindi po tumutukoy sa mga tuwid sa iba't ibang mga religious groups. Dito sa buong mundo, ang tinutukoy na bahagi ng kanyang katawan. Yun pong nandoon sa Korinto.
So katulad ng isang lokal na kongregasyon na kinabibilangan natin, yun po ang kabuuan ng katawan, mga kaanib noon ay ang mga bahagi. Isa bang ginagamit nilang patunay, ang ito po nasa Juan Kapitulo 15, versikulo 1, yun naman po pagiging puno at sanga. Pasahin po natin, no? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. At ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay naalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Upang lalo magbunga kayo, malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo ay aking sinalita. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo ay aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman, maliban na kayo manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At puro ng sinabi ko po, ang ganyan ang paliwanag ay, ang puno ng ubas ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang sanga, sabi nila, ay mga iba't ibang simbahan na may iba't ibang pangalan. At ang mga sanga daw ay ang mga sanga daw ng Panginoon. Again, sino ang kausap ng Panginoon nung siya ay nangaral patungkol sa ubas at mga sanga na di nagbubunga? Lagi po tayo balik sa konteksto upang maliwanag natin, maunawaan natin ang paghahambing o ang illustration o symbolism. Ang puno ng ubas ay ang Panginoon. Ang tinutukoy niya ng mga sanga ay alin? Yung pong kanyang mga kausap. Ang kanyang mga kausap ay ang mga apostoles. Sabi niya sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sabi niya po sa kanyang mga kausap. Ang kausap niya ay ang mga alagad. Verse 26, kayo na lagi ang binabanggit ng Panginoon. At nahulugan na ang mga individual na mga Kristiyano. Verse 27, kayo naman ay magpapatutuo sapagkat kayo ay nangakasama ko buhat pa ng una. So maliwala po ang kausap niya rito, ang mga apostoles na kasama niya mula pa noong una, Acts chapter 1, nandun po ang qualification ng mga naging apostoles. Kasama nila mula nung magbautos mo si Juan hanggang sa ang Panginoong Jesus ay bumalik sa langit. Kaya maliwanag na naman po ang paglalarawan na ito, ang Panginoong Jesus ang puno ng ubas at ang mga mananampalataya ay ang mga sanga. Hindi po tumutukoy sa mga denominasyon. Hindi po mga pang-relihiyong grupo ang tinutukoy na sanga dito sa 1 Kapitulo 15. Sa halip, ang tinutukoy ng Panginoon, una, ay ang kanyang mga alagad at syempre ang mga naging alagad na katulad po natin sa ating panahon. Karagdagang patunay na hindi na individual, no? At hindi mga religious groups ang mga sanga ay itong 1 Kapitulo 15, versikulo 6, kung saan ay sinasabi, kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihahagis apoy, at mga susunog. Alam po natin na sa paghahatol, ang bawat isa ay tatanggap ng parusa ayon sa kanyang ginawa. Roma 12, o 14:12, ang nagsasabi po niyan, ang nasusulat ay, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Ito ngayon, no? Ang paghahatol ng Panginoon ay kung sino ang itatapon sa apoy ay individual din, hindi by group. Kung yung sanga ay tumutukoy sa religious groups, no? O di sasabihin sana, ang bawat religious group, ang bawat grupo ng mananampalataya ay magbibigay sulit. Hindi po. No, ang sanga ay ang puputulin at kung ang religious group ang tinutukoy niya, hindi po ito aakma, magha-harmonize sa Romans 14 verse 12. Kaya tama ang ating pagkakaunawa na ang mga sanga ay ang mga individual na mga mananampalataya. Sapagkat sa paghahatol, no, ang bawat isa ay haharap at tatanggap ng kabayaran, ng gantimpala at ng parusa ayon sa kanyang ginawa. Magbibigay sulit ang bawat isa at hindi po yung grupo, ang religious group, ang haharap mismo at hahatulan. Kaya ang mga sanga ay ang mga individual at hindi po tumutukoy sa mga religious groups o denominations. Again, mas tama ang sabihin ng bawat isa na tao ay magbibigay sulit sa hahatulan.
Tama po ang huli, base po sa talatang ating binasa sa Roma Kapitulo 14, versikulo 12. Kaya ang sanga po sa 1:15 ay mga individual na mga apostoles at ang mga individual na Kristiyano ang tinutukoy, hindi po mga denominasyon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa ating pong pagtatapos, sa ating paksa ng Iglesia ng Panginoon na hindi denominasyon o hindi sekta, maliwanag po ang mga katuruan. Hindi tayo isang denominasyon. Hindi tayo kabilang sa samahan ng mga denominasyon at huwag tayong magpakilala na isa pong denominasyon. Magandang araw po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.